Para laging updated, pag-subscribe po ninyo, pindutin nyo po uli yung notification bell at piliin nyo po yung all. Sana all. Magandang gabi po sa inyo lahat at muli po ay welcome po dito sa paborito nyong programang Dear Kuya E. At ngayon po isang panibagong kwento na naman po ang matutunghayan po ninyo, maririnig po ninyo na ipinadala po sa ating email address na dearkuyae@gmail.com. Dear Kuya E, magandang araw po sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Just recently, na-recommend po ang channel nyo sa akin at nagsimula kong pakinggan. I love your bedroom voice, Kuya E, at the way you deliver stories na binabasa mo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jong. Isa po akong bisexual, Kuya E. 5'9 ang height at ngayon ay 50 years old na ako. Gusto ko pong ibahagi ang aking sariling kwento. Kuya E, maybe dahilan na ganito ako ay wala akong nakamulatan na ama at nanay na rin. Isa po akong unwanted child, Kuya E. Unwanted dahil hindi ako ginustong lumabas sa mundo. Ang nanay ko, Kuya E, ay ilang beses akong tinangkang ipalaglag. Pero hindi siya nagtagumpay. At heto ako, magkikwento sa inyo. Dati pong nagtatrabaho sa bar ang nanay ko. At dahil doon, hindi niya nalaman o wala siyang clue kung sino ang tatay ko. Dahil sagabal daw ako, pinilit niyang subukin na mawala ako. Pero swerte nga na nabuhay ako. Lumaki ako, Kuya E, sa lola ko. Kapapanganak pa lang daw ng aking nanay ay iniwan na niya ako at hindi na ako binalikan. Wala siyang ibang iniwan kundi ako lang at ang suot kong damit nung pinanganak ako. Naikwento ito sa akin ng lola ko bago pa siya mamatay. Masakit na bata pa lang ako, Kuya E. Tanging lola ko ang gumabay sa akin. Naiinggit ako noon nung nag-aaral ako. Dahil yung mga kaklase ko, may nanay, may tatay, may tinatawag na mami, may pamilyang mapagmahal. Minahal din naman ako ng lola ko, Kuya E, pero syempre, iba pa rin ang may mga magulang. Madalas akong mabuli noon sa school, lalo na kapag may mga assignment tungkol sa mga magulang. Putok sa buho, napulot sa tain ng kalabaw, yan ang mga panglalait sa akin noon. Naalala ko nga one time, after school, naglalakad ako pa uwi ay tinulak ako ng kaklase ko dun sa lubluban ng kalabaw. Pinagtawanan ako, napahiya ako. Dahil sa ang lola ko lang ay naglalako ng kakanin, hirap kami sa buhay, Kuya E, lalo na ay may anak pa siyang walang trabaho. Kaya kung may best mother man na matatawag, masasabi kong isa na dun ang lola ko. Nagtitinda, minsan naman naglalabada, matustusan man lang ang pangangailangan namin kahit sa pagkain. Tinutulungan ko siya noon sa pagbabanlaw at pagsalok ng tubig. Kahit na hindi naging maganda ang pagkabata ko, Kuya E, hindi ako naging basagulero, walang inagrabyadong tao. Iyon siguro ang mapagmamalaki ko. Nang mag-high school ako, Kuya E, ay naging scholar ako ng bayan at marami ring tumutulong sa akin. Kaya sabi ng lola ko ay ako raw ang swerte niya. Hindi na ako binalikan man lang o kinumusta ng nanay ko that time na sinabi ng lola ko na tila kinalimutan na rin daw pati ang magulang niya. Kaya pangako ko sa sarili ko, magsusumikap ako sa buhay sa kabila ng mga karanasang pilit akong nilulubog. Nung mag second year high school ako, Kuya E, nawala na ang taong pinaka nagmamahal sa akin, ang lola ko. Hindi ko alam kung
paano ako magpapatuloy sa buhay nun dahil ang nakagisnan kong nanay, ang tagapagtanggol ko, wala na sa buhay ko. Naiwan ako sa bahay na kasama ang dalawa niyang anak na lalaki na wala namang pakialam sa akin. Utusan ako sa bahay na yon at minsan pinagtitripan pa akong bugbugin. Simula nang namatay ang lola ko, Kuya E, grabe ang lungkot kong naramdaman kaya napabayaan ko ang pag-aaral ko. Hanggang sa tumigil na ako. Sa murang edad ay namasukan na ako sa palengke, Kuya E, bilang kargador ng mga banye-banyerang isda. Sabi ko sa sarili ko, kapag nakaipon naman ako, pwede ako magpatuloy na mag-aral. Kasi kahit naman scholar ako noon, may kailangan ka pa ring bayaran o gastusan, kaya nagtrabaho na lang ako. Nagkatrabaho nga ako, Kuya E, pero ang kakarampot na kita ko ay kinukuha pa ng mga tiyuhin ko. Ang lupit ng kapalaran sa akin, di ba? Sumunod na lang ako sa agos ng buhay, Kuya E, ng mga nangyayari sa akin. Nagtatabi ako ng konting pera at nag-iipon. Gusto ko talagang umalis doon, sa lugar na yon. Gusto kong makipagsapalaran sa Maynila. Hanggang sa nakaipon nga ako at sapat na pamasahe at konting pera, hindi ko alam kung anong meron sa Maynila na gusto ng mga tao doon. Pagdating ko ng Maynila, akala ko ay may mararating ang maliit na dalang pera. Naghanap ako ng mapapasukan pero dahil bata pa nga ako, walang tumanggap sa akin. Nagpalaboy-laboy ako. Naranasan kong matulog sa malamig na kalsada. Minsan, nangingilid na lang ng luha ang mata ko, Kuya E, pero hindi ako nagpadaig sa lungkot. Isang gabi, Kuya E, ay nadaanan ako ng pulis na nagro-robing at dinala ako sa isang ampunan. Tinanong ako kung may pamilya ba ako pero sabi ko ay wala. Kahit paano, may lugar na akong titirhan at may pagkain sa araw-araw. Muli, nakaramdam ako ng lungkot kapag may mga taong dumarating doon upang magampon. Naiisip ko noon na marami ang mga walang anak na gusto na magkaroon ng anak pero anong ginawa ng nanay ko? Basta iniwan na lang ako sa lola ko nang walang kung ano-ano. Naging kampante ako sa ampunan at alam ko na wala na mga ambon sa akin dahil malaki na ako. Kaya ako ang tumayong kuya ng mga batang naroon. Tumutulong ako sa mga gawain doon. Tinuruan ko rin ang mga bata doon sa kanilang pag-aaral. Hanggang sa tinanong ako ng nangangalaga ng ampunan kung gusto ko raw bang magpatuloy ng pag-aaral. Dahil wala akong mga record, Kuya E, ay inasikaso nila ang mga kailangan ko. At doon, Kuya E, ipinanganak ang bagong ako. Oo, Kuya E, bagong ako. Dahil iba ang pangalan na ipinagamit sa akin para makapag-aral. Kaya pasensya na, Kuya E, at hindi ko mababanggit ang mga lugar kung saan ako napadpad para protektahan na rin sila. Dahil gusto ko naman talagang mag-aral, Kuya E, nanumbalik ang aking mga pangarap. Pangarap na makapagtapos. Naging consistent honor student ako sa klase, Kuya E, hanggang muli naging valedictorian ako nung high school. Pinagpatuloy nila ako ng pag-aaral ng kolehiyo hanggang sa maging cum laude sa aking kursong engineering. Bagamat bata pa lang ako, Kuya E, ay naramdaman ko na iba ako. Natalo yun ang kagustuhang maging maganda ang buhay ko. Kaya kahit may mga naramdaman ako noon sa kaklase ko, pinaliwala ko. Kaya masasabi kong late bloomer ako. Nung makapagtrabaho na ako, doon matatagpuan ko ang aking pinakamamahal. Itago natin siya sa pangalang Cal. Si Cal, Kuya E, ay isang engineer sa aming kumpanya. Naging magkatuwang kami sa aming mga projects na siyang naging dahilan ng paglalapit ng aming mga puso. Si Cal ay matangkad din. Mas matangkad siya sa akin. Moreno, bahagyang malaki ang mata na bumagay sa mukha niya.
Magkalapit ang table namin ni Cal, Kuya E, kaya naman kami ang laging nagkakaharap din at nagkakausap. Plus, doon nga sa mga projects namin. Hanggang sa naging close na kaming dalawa. Nung una, hindi ko pinag-isipan si Cal pero madalas ko siyang makitang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung pareho kaming nagpapakiramdaman lang pero alam ko sa sarili ko na gusto ko siya. Hanggang sa one time ay na-assign kaming dalawa na umattend ng isang event sa Iloilo. Magkasama kami sa kwarto noon, Kuya E. At yung higaan namin ay queen size bed. Oo, Kuya E. Yung company namin na nagpabook ng dalawang single na bed, dapat pero turns out naubusan daw ng available na room. Kinagabihan, Kuya E, matapos maligo at magdesisyong matulog, nagkwentuhan pa kami ni Cal. At doon, napag-usapan namin ang mga buhay namin. Nasa tagal namin magkasama sa trabaho ay noong gabi lang na narinig niya sa akin ang mga kwento ko. Naiyak si Cal sa mga kwento ng buhay ko at hindi ko ma-imagine na ang barakong ito ay umiiyak sa harap ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan na bigla niya akong hahalikan, Kuya E. Nagpanlaban kami at doon, yun ang first time ko sa lahat. Hanggang sa sinabi niya sa akin, Kuya E, na matagal na raw niya akong gusto. Sabi ko ay natatakot, nakakatakot dahil siya ang first ever ko. At ayoko masaktan. Pero sinabi sa akin ni Cal na huwag akong mag-alala dahil mamahalin niya ako. Naiyak ako kasi sa wakas, eto, may nagmamahal sa akin. Naging maayos ang relasyon namin, Kuya E, na tahimik sa trabaho. Wala kaming pinagsabihan. Kaya kapag trabaho, trabaho talaga. Kaya kapag may free time kami ay madalas kaming mag-out of town. Magpakasaya. Kapag kasama ko siya, ligaya at pagmamahal lang ang naramdaman ko, Kuya E. At nakakalimutan ko ang mga hindi magandang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon, Kuya E, na nagsama kaming dalawa at active sa ampunang naging kanlungan ko. Na noong 2018 lang, ay nagsara na. Hanggang ngayon, Kuya E, ay nagsasama kami ni Cal na minamanage ang aming sariling business. Madalas, Kuya E, inaalala ko ang mga nangyari sa buhay ko. Hinihiling ko sa may kapal na sana ang mga babae o magulang. Laging isipin na kung mag-aanak o magpapabuntis ay siguraduhin na magiging maayos ang buhay ng mga anak nila kasi laging bata ang kawawa. Sa halip na lumaking may nagmamahal ay lumalaki sa pagdurusa dahil sa kapabayaan nila. Hanggang dito na lang ang po, Kuya E, ang aking kwento at maraming maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo dito sa aking liham. Nagmamahal, Jong. Nakakalungkot lang na may mga magulang talaga na ganun pa rin, no? Hindi mo talaga may iwasan. Sabihin nila, di ba, kapag nanonood ako minsan ng KMJS, sabihin ng iba, although hindi naman talaga natin sila mahuhusgahan eh, di ba? Na sobrang bata, yung mga nangyari, pinagsisihan din naman nila yung mga pangyayari. Pero, yun, ang sakit lang sa puso na bakit kailangan talagang mangyari yun, no? At ikaw, Jong, napakatatag mong tao. Kasi, biruin mo, sa lahat na nangyari sa'yo, pinagpatuloy mo, kumbaga punong-puno ka pa rin ng pangarap na hindi ka tulad nung iba na magiging mapapariwara ang buhay sa lahat ng mga nangyari. And in the end, ginantihan ka naman ng nasa taas at napakaswerte mo na may umampun sa'yo. And yun nga, tama ka lang na protektahan yun sila kasi syempre binago yung pangalan mo and yun yung nagagamit mo ngayon. No? Napakaswerte mo dahil one time big time. Pagkatapos ng mga kabiguan mo sa buhay, one time big time, ito darating yung magmamahal sa'yo na makakasama mo. Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa na sa kabila talaga ng kabiguan sa buhay, mayroon pa rin talagang sobrang kaligayahan na matatanggap ka o mangyayari sa buhay mo. Ako na, sobrang ganda ng kwento. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta dito po sa aking channel. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.